Hi guys, welcome to my channel again. So, shoutout nga pala sa ating new buyer from Canada, Mr. and Mrs. Dolog. So, natay 4x4 na double cab Kia brand and Euro 4 din siya nga unit, guys. So, karon nag-buffing na lang mi kay deliver na mo ni going to the port. And this unit will be bound for Luzon. And so ang tagian nato ani is Sir Rick taga US. And J3 3.0 ang atong makina, then intercooler turbo siya. So kompletos rekados ni na ay stainless grills, canopy, tapos natay roof rack, pero wala na to gitaod kasi nga hindi siya kasya doon sa may container doon sa port. So padto na mi guys kay bisig mabiyaan mig barko. Kani nga battery bag-unan niya, naka chrome, naka off-road tires, naka bumper, naka canopy. Tanan, then ang color sa tuwang unit is gray. Gray na siya, guys. So, ingani nga setup niya, but ni dala delivery is nabot siya og 570 yata to. Sinaw kayo. Then atong ligid is Comforcer 3000 off-road tires. Yan. So sa mga mag-order, we have available units na 4x4. So pwede mo mag-chat para mag-place og order. Check na to para makapili ta og makina. Yan. Tapos ang size sa tong cargo box, guys, is 6 feet kay 4x4 man siya. Ang 4x2 is 7.3. So 6 feet lang niya siya, mura siya square type. And kay naka single tire man. Okay. Hey guys, so andito na tayo ngayon sa port ng TransAsia. So maya-maya isilid na natin 'to sa ano, sa container. And for our customers na may balak kukuha ng unit and they are from Luzon. So ang process nito, guys, is papadala namin dito sa Davao Port going to Manila Port, and then si TransAsia na mag-process lahat-lahat. All you need to do is claim it on their yard after the processing. So pagdating ng container doon sa port, si TransAsia na yung mag-process. And then once ma-process na, then si TransAsia mag-notify for us to claim the unit. Yun lang naman. Ganyan. So for our customers, estimated is nasa 30 plus yung pamasahin ng barko. And also, if you want to travel and explore the Philippines, then it's okay. So you can travel from Davao going to Surigao, then patawid ng Leyte, Leyte to Samar, Samar to patawid ng Bicol, then Bicol up to Manila. So estimated siguro mga 2 to 3 days yung biyahe natin pag wala namang delay sa port. Yan, medyo mahaba. So itong unit natin, guys, may roof rack yan pero hindi nakakabit kasi nga hindi kasya sa container. So yun lang, sa may mga balak, you can PM our page or you can send a message on our contact number, call us on the contact number para masabutan na to ang presyo. So, sulod na niya sa tanawan nyo, guys, ha, guys. So mong wala na mo gitawad ang iyong roof rack, so mo dili igod siya, kakasya. Before ni siya isulod sa container, gina-make sure nga gina-check gini sa taga container para kung nabay mga gasgas or unsa ba, para inig-abot dito is maugid ang tsura sa unit. Ala, sulod na siya. Oh, sangko kaya na siya, guys, kung mong dili pwede itaod ang roof rack. Yan, natalia na. And after, is sealed na, tanga na siya, cable tie para safe ang ato. Thank you so much and God bless everyone. Thank you so much for watching.